Nananalangin ako. Gabayan niyo po kami. Pakiusap po, may kapal. Yung ibang bayan na lang po sana ang lulusubin ng mga bandido. Gagawin po namin lahat ng isasakripisyo. Teka! Nasaan ako? Ako nga pala. Nananalangin po ako ng mapayapang buhay. Naway mamuhay kami ng tahimik at masaya. At importante sa lahat, naway maging malusog ang aming mga bata. Lumaki sila ng magalang, mabait at mabuting mamamayan. At magbigay pugay sa ating bayan. Naway lahat ng mga pamilya ay maging swerte. Ah, hindi lang basta swerte, maging masipag din. At magkaroon ng maraming biyaya. Tulungan yung tandaan ni Chung ang mata sa mata. At pag nagsasalita ay saksakin ng kutsilyo ng 2 beses. At ako'y pagpalain ng isang anak kapag ako'y 80 na. Pagpalain niyo po si Y nang siyang maging pinakamagaling sa aming bayan at mapigilan na si Pepo na magnakaw ng pagkain. At kung siya'y magnanakaw, naway hindi siya mahuli ng kung sino man. Pigilan niyo rin po si Big Mouth dahil puro babae ang nasa bibig nun. Pigilan niyo siyang laging nakabuntot sa kung sino man ang natitipuhan niya. Kung gusto niyang mapahiya, dalhin niyo na lang po siya sa ibang bayan. Naway matuto na rin si Bun nang hindi na nakikipagkulitan sa ibang mga bata. Ganda na sipa! Sapul na sapul! Oy, 4 laban sa 1! Hindi patas yun! Buti na lang, mag-isa lang siya kung hindi, malaking gulo yun! O siya, naway pagpalain kami ng may kapal. Hoy! Ikaw! Ibalik mo yung manok! Ano ba pakailan mo? Bitawan mo siya! Oo! Oh, magkamit-mahay kami! Hayaan mo na siya! Huwag mo naman siyang takutin! Saan mo naman ako yung patalim, ha? Pakilam nyo ba? Pepo, ninakaw mo na naman yung kanin ko! Hindi ako yun! Si Chong yun! Anong ako? Kinain mo yung kasama si Hoy! Hoy! Sabi mo walang laglagan! Mga sinungaling talaga kayo eh! Hindi kayo maaasahan! Mga buisit! Sigurado ako, pati yung ulo ng baboy ninakaw mo rin! Ikaw nagnakaw ng ulo ng baboy! Umamin ka! Buisit ka talaga! Hindi naman yung ulo ng baboy mo! Pero kanin ko yun! Nakakabuisit talaga kayo! O, tapos! Isauli mo na! At saka, bigyan niyo ako ng 6 na manok! Lahat kayo! 6 na manok? Bakit naman ha? Oo, tama! Baliw ka ba? Wala silang 6 na manok! Di bali na! Ha? Oh, sino yun? Sino yung paparating? Sino naman to? Di ko kilala yun. Saan naman galing yan? Sino yun? Mukhang dayo yan eh. Bakas pa naman namumukaan ko pero ngayon lang yan napadpad dito. Pinagawa niyo dito. Aba, hindi ko alam. Sino kaya yun? Aba, malay ko sa inyo. Ano yung kulang nakita yan? Tignan niyo, baka mamaya kartero yan. Mamaya magbibigay lang ng sulat yan eh. Kilala mo ba yan? Okay din. Nakatayo lang sila doon. Pinagawa mo din naman o. Lapitan mo kaya? Sino bang pwede? Tingin mo isa siyang taksil? Tingin mo isa siyang taksil? Masyado malinis ang itsura niya. No, parang hindi tagalito. Baka may sulat siyang dala. O baka magbibigay siya ng pera. Ano kaya dinadala niya sa loob ng bag? Sigurado hindi kayo ko siya na gusto. Kilala sa kanya. Mukha siya bandido. Ilang bandido na ba yung nakita mo, ha? Huh? Ano sa tingin mo? Nakakita ka na ba ng bandido? Oo naman, marami na. May git dosena na. Eh, talaga ko lang. Tama, tama. Nakakita ko na pala. Oh, sige na! Sige, pakitaan mo yan! Sige na, panitin mo. Sige na! Kalingan mo! Sige na! Sige na! Sige na! Nakakita ko na pala. Kapit ka na! Sanay na sanay ka na dyan! Tama ka, diba? Anong kailangan mo dito, bata? Nasaan ang templo ng 7 Santo? May git isang dosena ang templo na nandito. Pero kailangan mo muna magbayad. Umalis ka sa bayan. Tumuloy ka sa tabing dagat. Salamat. Oh. Oh, ba't nakapasok yan? Ano kaya yun? Saan ba siya pupunta? Tara, sundan natin. Saan ba siya pupunta? Saan ba siya pupunta? Saan ba siya pupunta? Saan pupunta yun? Paolo, ano gagawin niya doon? Saan ba siya pupunta? Baka naman siya mabayad. Saan ba siya pupunta? Tara, sundan natin. Anong gagawin niya dito eh? Uy, Y, bakit kayo binigyan ng pera? Bakit kayo binigyan ng pera? Ano gagawin niya? Kailangan niya ng direksyon, kaya pinagbayad ko na bakit? Eh, talaga? Bigyan mo rin kami ng pera! Gusto niyo yung templo ng 7 Santo? Ano ba? Okay, tinuro ko! Hindi! Mas marami ako nakuha, bigyan ko kayo. Okay! Sige! Dami mo kami dyan ah! Sige, bigyan mo kami! Sige! Kaya mo yan! Sige, kaya mo yan! Kaya
Sige, suportahan mo kami. Yes! Sige, kapera tayo. Ay. Ang gandang araw, ano? Para sa taong ito. Naisip ko baka kailangan mo ng gabay, kaya nandito ako. Kailangan talaga maging maingat sa mga lugar tulad dito. Tutuloy ba tayo? Huwag kang mag-alala. Walang nakakaalam ng daan dito kundi ako lang. Ano problema? Takot ka ba? Wala naman kung ano man dito. Huwag kang mag-alala. Gawin mo lang yung sasabihin ko sa'yo. Kuha mo. Swerte mo ngayong araw ah. Nakahanap ka ng kasama para mapadali yung lakad mo. Papakita ko rin sa'yo mga magandang tanawin dito. Ay. Mag-ingat ka dyan. Kumapit ka lang dyan. Kasi baka madulas ka, mag-ingat ka. Oh, ingat ah. Medyo madulas dito. Okay. Ito ang pinakamadaling daan. Sumunod ka lang sa akin. Sabi ko sa'yo, di ba? Magandang tanawin dito. Salamat. Malapit na tayo. Hindi ka pa naman napapagod dyan, di ba? Kung gusto mo magpahinga, sabihin mo lang ako, okay? Ayos lang ako. Mga bandido. Huwag kang mag-alala. Madali lang to. Sa wakas, nahanap na namin kayo. Nasa rakaanin namin. Kamusta? May problema ba? Huwag mo kaming paglaruan, ha? Ibabalik mo ba o hindi? Ano? Tinatakot mo ba ako, ha? Umanda ka! Para ako sa naniban, umulan ng suntok sa lahat ng direksyon. Talagang di ko mahagilap, sumunto ako pa kaliwa. Tapos sinundan ko ng padiretso sa ball. Talagang di nila ako kinaya. May problema ba? Wala. Parang nakakatuwa yan. Hindi ko alam, ikaw palang bayani sa kwento. Ano bang ibig sabihin ng kwento mo, ha? Sige, gusto na ko makita ang matanda. Bago mo makita ang matanda, kailangan mong malaman ng kwento kung sino siya. Shhh! Makinig ka. Yeah!
Salamat, niligtas mo ako. Bakit ka ba nila gustong patayin? Galing sila sa kabilang bayan. Lagi silang gumagawa ng gulo. Sa tuwing nakakasalubuha ko sila, palaging may gulo. Ayaw nila sa akin. Tingnan mo dun, ayan ang templo ang hinahanap mo. Ang templo ng Pitong Santo. Halos wala ka rin makikita. Gumuho na ang lahat. Ginawa pa yan ang lolo ko sa tuhod nung general pa siya. Ito na ba yan? Ito na lang ba yung natira? Ito na nga yun. Mukhang wala na ngang natira. Merong statwa dito na nakabalot ng dahon na ginto. Pero ninakaw na mga yun. Ito yung pinakamagandang templo dito nung maayos pa. Mga ilang daang tao rin ang pumupunta rito araw-araw nung panahon pa nung lolo ko sa tuon na General Lee. Tekas na dali lang. Siya ang buod. Kung sino man yun, hindi ko maalala. Basta pagkakaalam ko, sikat yun dito. Oo, nung mga lumang panahon. Ba't ka pala pumunta sa templo? Tara na, dito tayo! Uy! Bilisan mo na! Takbo! Uy! Bumalik kayo dito! Sandali! Dalian mo na! Dali. Hindi ako makaalis! Ha? Bilisan mo! Kaya mo yan! Lagot kayo sa akin! Sandali! Ano nangyari? Tinamaan niyo pa ako! Tara! Akong bahala. Makakauwi rin tayo. Okay lang yan. Ang init talaga. Sobrang init talaga. Bakit hindi na lang kumulan ngayon? Hey, bata! Sandali lang! Hoy, teka! Sandali lang! Diyan ka lang! Huwag kang lumapit sa akin! Gusto ko lang naman ng tubig! Pwede ba ako makainom? Kamusta ka dyan? Heto, may tubig. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang ako. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Babawi ako. Ano pangalan mo? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Nakalimutan ko na. Ano? Nakalimutan mo? Baka nagka-amnesia ka na. Meron ang kaibigan ko niyan. Malala yan. Meron ka pa bang naaalala sa memorya mo? Sundalo ako nun.
Yun lang ang alam ko. Mga hapon talaga, sabi na eh. Malapit na akong tamaan ng isa sa mga bala. Hindi nila ako nahuli pero nakuha nila ang mga magulang ko. Naulila ako. Inalagaan nila ako, maswerte pa nga ako eh. Siyempre eh, pinatrabaho nila ako para makapagsilbi. Hindi naging madali ang kabataan ko. Pero ngayon matanda na ako. Buisit talaga yung mga hapon. Pakinggan mo ako. Nakalimutan mo man yan, ako hindi. Naalala ko lang, di pa tayo kumakain ah. May hinahanap akong babae. Talaga? Ano pangalan niya? Siguro di mo maalala, no? Mahirapan tayo dyan. Naalala mo ba itsura niya? Siya ay maganda. Itong mga lamok na to parang may lahing apod kung matake. Naku naman kasi. Tama na yan. Bakit ba ang daming lamok dito? Minamalas tayo sa lugar na to eh. Walang kwenta talaga dito. Bakit ba kasi nandito tayo? Tulungan nyo ako! Napapaligiran ako ng mga bandido at ng mga lamok na pumapati ng tao oh. Swerte ka, hindi pa kita pinapatay. Huwag mo na akong susundan. Naintindihan mo? Hindi ko naman sinasadyang takutin ka. Pasensya na po, Ginoo. Hindi ko po sinasadya. Akala mo mga bandido 'yon ano? Sigurado ako hindi sila mga bandido. Kinabahan ako. Sobrang dami nila talaga. Alam mo ba? Talagang ikaw ang hinahanap nila. Kung paano ka gumamit ng espada? Talagang walang makakalapit sa'yo. Ginoo, may tanong ako. Pwede mo ba akong turuan ng martial arts? Para matulungan kita pag kailangan mo ako. Tulad ng ano? Yung paggamit ng espada. Sa tingin ko bagay na bagay sa akin yung may espada para makapaglaban ako. Mas bagay naman sa akin, di ba? Magmukha akong astig. Hindi naman komplikado yan, di ba? Ano sa tingin mo? Nakagamit ka na ba ng espada?
Oo naman, mga ilang beses na rin. Sa pagputol ng kahoy, mga ganun. At sa paghiwa ng mga kung ano-ano. Magaling ako sa ganun bagay. Ang espada ay ginagamit din sa pagpatay. Gusto ko lang matutunan yung simple at pinakamalakas na galawan. Pwede ba yun? Huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Ano sa tingin mo? Posible ba yun? Posible yan. Maliban sa simple at malakas. Sigurado ako, may mga magagandang galawan dyan na madaling matutunan. Narinig mo na ba ang 3 open, 3 secret and 3 reverse stances? Ito ay nakahati sa tiga-tigatlo mga parte. At ang bawat parte ay nakahati sa... Teka, sandali lang. Parang ang komplikado naman yan. Meron ba dyang yung nakahati sa tigi-isang parte lang? Siguro yung tigi-isa lang. Ganun ba kasimple? Oo, yung simple lang. Yung madali lang ituro. Mali ang hawak mo. Huwag mong gagawin yung ganyan. Nagpapainit lang ako. Masyado mong ginagamit ang braso mo. Lagyan mo naman ng puso. Ginawa ko naman, di ba? Kailangan ko lang muna magsanay. Kung ayaw mauturuan, kalimutan mo na lang. Huwag mo nang idaan sa puso-puso na yan. Kailangan mo yun. Huh? Anong ibig sabihin nun? Walang mangyayari kung hindi mo ginagamit ang puso at isipan mo. Ayaw ko matutunan yung pagputol ng kahoy. Ang gusto ko, martial arts. Pareho lang yung dalawa. Ano ba sinasabi mo? Hindi pwede yun. Pwede yun. Merong espada na pamputol ng kahoy. At ang espada ng pampatay, pare-parehas lang yun. Wala silang pinagkaiba. Kailangan mo lang panindigan na sa tao ang galing, yun ang pinagkaiba. Wala sa sandata. Ibig mo ba sabihin hindi importante ang sandata? Pwede mo bang putulin ng kahoy gamit ang kamay, ha? Imposible! Kung gugustuhin mo, mayroong maraming paraan. Makinig ka sa akin. Turuan mo lang ako ng konting galing mo at alis na ako dito. Ang kapangyarihan ng ilusyon. Saan ba ito magtatapos? Kapangyarihan ng ilusyon. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi na uso yan sa panahon namin. Mas importante ngayon yung sandata bago ang lahat. Kakasain mo lang. Itututok sa kalaban. Tapos ayun, patay. Yun ang paraan para makaligtas. Kung hindi ka handa, kung mabagal ka, wala ka nang aasahan pa. Isa lang ang pagkakataon mo. Wala nang susunod pa. Magandang paniniwala yun, bata. Pero di ganun kasimple yun. Maniwala ka, alam ko yan. Maraming mga tao ang ganyan din ang paniniwala. Ayaw nilang harapin ang katotohanan. Ayaw nilang gawing komplikado ang mga buhay nila. Hindi nila sinasaisip na ang panalo o pagkatalo ay hindi lang nakadepende sa kung ikaw ba ay may nakuha o wala sa pagkakataon. Gumagawa sila ng pangalawang airport. Naalala ko nung una akong pumunta dito. Walang-wala ako. Lahat ng tao ay masayang namumuhay. Ngayon may mga bagong airports, bagong daan, bagong tulay. Yung mga tao ay yumayaman. Pero hindi sila masaya. Yung bago ay maluluma rin at mapapalitan. Kasi kung hindi, walang pag-uunlad. Totoo yan. Lahat ng mga bago ay kukupas din. Paano kita matutulungan, Ben? Sabihin mo. Gusto kong pumatay. At kung mapatay mo ang taong ito, makukuha mo ba ang gusto mo? Oo. Oo.
Paano mo gustong patayin ng taon to? Gusto mo ba sa pamamaraan ko? Kung gusto mong gawin ko sa paraan ko, hayaan mong ikwento ko muna sa'yo. Kahit na hindi mo na ito pag-aalala, kailangan mo ito malaman. Sa tingin ko, kung makikinig ka sa kwento ko, matutulungan kita sa problema mo. Sige, ganito. Makinig kayo sa sasabihin ko. Mamamatay tao ang taong yan. Ano ba? Bakit ayaw niyo pamaniwala sa akin? Malaki ang kayamanan ng taong ito at gusto ni White kunin ang lahat ng yun! Kaya nga! Tama! Tama! Dapat maglaban natin yun! Tama yan! Tama! Sige! Hindi ka naman sinasabi mo! Nilulungan naman! Hindi ako pupunta! Hindi nyo ba naintindihan? Masyado malakas yun! Puro kasansan! Hindi ko basta-basta matatalo yung taong niya! Maniwala kayo sa akin! Hindi nyo lang matatalo kahit dalawang po kayo! Sa tingin niya! Hindi kami takot sa kanya! Kaya-kaya na siya! Tama! Amin lang! Hindi kami takot sa kanya! Ubusin niya lang kayo! Wala kayong idea kung gaano kalakas yun! Puro ka naman kalokohan Tuturugin namin siya para ginila! Hindi mo! Kami pa eh! Pupunta talaga kayo! Tama yun! Ay, nako! Tara! Talaga pupunta tayo! Sige, galing mo! Sige! Ayos! Kaya mo! Sabi sa inyo hindi naman kayo nakikinig. Ah!
Mas solid pa sa bakal yun, ah. Oy, bata! Bata, buksan mo pinto! Buksan mo pinto! Tulungan nyo kami! Buksan mo ang pinto! Kailangan namin ng tulong, pakiusap! Buksan mo ang pinto! Manhin! Wala siyang naalala kahit ano. Manin! Tapos dumating ang mga bandido at pinatay niya lahat. Tingnan niyo, gising na siya. Oo, tama ka. Yan na. Oo, Ginoo. Okay lang lahat. Wala nang problema. Yan na siya. Dais na lahat. Oo nga. Napatay mo sila lahat. Ginoo, tinatay mo lahat yun. Kalokohan. Paano mo naman nalaman? Wala ka naman doon. Natalo mo sila. Sabi sa inyo, masyadong matatalo. Ngayon, maniniwala na kayo sa mga sinasabi ko. Tama ka dyan. Galing na. Manhin! Galing yan talaga, no? Manhin, gising ka na ba? Oo nga. Manhin! Oo, magaling siya. Nakatawa naman. Manhin, si Wayito. Kung ano man mangyari mula ngayon, nandito lang ako. Babantayan kita, Manhin.
Nasaan si Manhin? Nandun siya, oh. Nasaan si Manhin? Nandun sa baba. Sa dulo dyan. Oo, sa diretso sa baba. Oo, tuloy ka lang dun. Sige. Hinanap mo si Manhin? Teka, sandali! Ang ganda ng langit. Pero tingin ko mauulan mamaya. Hindi bale. Pagkatapos ng ulan, mas gaganda ang langit, tama ba ako? Naiinip ako. Nice ba bakit ha? Gumagaling na ba mga sugat mo? Hmm. Pag nasasaktan ka pa, dapat kailangan... Okay lang ako, seryoso. Nagugutom lang. Gagawa ko na makakain mo. Sandali. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi mo ako pinabayaan. Nagbago ba itsura ko? Pumayat ka at medyo nangitim. At talagang napansin mo pa yun, ah. Hindi naman. Hindi ka naman talaga nagbabago. Kumusta ba ako dati? Eh ako, kumusta ako sa'yo? Nagbago ba ako? Oo. Nagbago ka nga. Pansin ko. Paano mo nasabi? Mas maganda ka na. Naalala mo pa pala ako. Oo naman. Naalala kita. Naalala kong hinihintay kita. Gagawa na ako ng makakain mo. Babalik ako. Sandali. Sana maalala ko sarili ko dahil sa'yo. Hindi mo maintindihan. Binabangungot ako gabi-gabi. Nakakakilabot. Wala akong maalala. Pakiusap, Wai. Tulungan mo ako. Hoy! Hoy! Fung, kapatid! Tara at kumain ka na. Masyado na kayo nagkukwentuhan. Salamat at dinala mo ako dito. Ayos lang yun, nailigtas mo na ako ng isang beses eh. Malaki ng utang na loob ko sa'yo. O ate, sasama ka ba? Naganda ako ng pananghalian. Sige, tara na.
Uy! Tara na kapatid! Halina, kain na tayo! Magandang gabi sa inyong lahat! Cheers! Bigyan natin ng isang toast ang reunion ni Mr. and Mrs. Fo! Cheers! Cheers! Ay, sarap talaga sarap. Dito. Oo naman. Oh, kumain ka pa. Oh, marami ito, yan. Tikma mo. Ay, ito pa. Damihan nyo, kain nyo. Oy, Uy! Di ko akalaing babalik kayo. Ang swerte mo. Oh, at talagang minahal namin ng isa't isa. Oh, ito, ang saya ko ngayon. Naaalala ko rin sa mga nakaraang taon. Nung ako'y mahirap, talagang inalagaan ako ng pamilya niya. Ginawan pa kami ng mga damit ng lola niya. Palaging parehas yung mga suot namin. Magkasama na kami noon pa. Tapos nung namatay yung lola niya, si Manhin na ang gumagawa ng mga damit at tinulungan niya kami sa mga gulay. Nung namatay ang tatay ko, tinulungan niya rin ako sa sakahan. Mahal na mahal siya ng nanay ko. Siya yung manugang niya. Sa pagkakaalam ko, isa kang sundalo. Oo, kapatid, binabayaran ka ba nila doon? Oo naman, binabayaran siya. Ano ka ba? Sabi nila maraming trabaho doon, tulad ng paglinis at pagluto. Baka nakakalimutan mo, marami din sila nililigpit. Ha? Oo naman. Pero mga kriminal na tao pinapatay nila, tama ako, di ba? Sigurado ako maraming napatay na hapon si Fung. Buti na lang, hindi ka nakatira sa may war zone. Siguradong gagalawin ka ng mga hapon doon. Tama ka dyan. Bakit mo pa kailangan banggitin yan? Hindi mo ba namamalayan? Masakit sa kanya yon? Alam mo, marami ka talaga matututunan kay Fung. Para sa akin, isa siyang bayani. Nag-antay ako. At ngayon bumalik na siya. Isa akong maswerteng babae. Pero ang problema, hindi niya matandaan ang mga bagay tungkol sa kanya at sa kanya mga umalis ka nga! Ano ba? Huwag niyo isipin yun! Kumain na nga kayo dyan! Nasa handaan tayo, di ba? Ano kayo nangyari? Ano nangyari? Bakit siya umalis? Oo nga. Ala, tama na, tayo. Sumilong tayo. Tayo. Dito, dito. Hoy. Ako naman. Bakit? Dito lang kayo. Bakit naman? Sige. Ay. Ito pa. Sayang to. Salamat. Sabihin mo nga kung anong nangyari. Noong nagsimula ang digmaan, umalis ka. Nagboluntaryo ka. Gumawa tayo ng kasunduan. Bago matapos ang digmaan, na kung buhay ka pa, babalik ka sa lumang templo. At nag-antay ako. Naging tayo ba? Naalala mo ba yung gabing yun? Alam mo? Ikaw lang ang aking
Wai! Wai! Bumalik ka! Bumalik ka dito! Wai! Bumalik ka! Wai! 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 Bumalik ka! Wai! Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Umalis ka na! Hindi ko maalala yun. Wala akong naaalala. Nagkakaroon ako ng masamang panaginip tungkol doon. Akala ko nung nakita kita, babalik din sa akin ang lahat, pero hindi pala, pasensya ka na. Alam mo bang may mga gabi na inuuntog ko ang ulo ko sa pader? At di ko maalala bakit ginagawa ko yun. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Napaka makasarili mo. Lagi mo nalang iniisip ang sarili mo. Saan ka ba nagpunta? 7 taon? At wala akong narinig na kahit ano sa'yo. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko, Manhen? Hindi mo alam pinagdaanan ko. Hindi mo maintindihan. Talagang hindi. Kung hindi ako babalik, anong gagawin mo? Magpapanggap na lang ako na hindi ka umalis. Nung bata pa tayo, gustong-gusto natin panoorin ang pagsikat ng araw para as tayong namamangha nun. Isang araw, sinabi mo na pupunta ka sa silangan balang araw. Ano sinabi mo? Sabi ko susundan kita kahit saan paman. Wai, paano kung maniraan na lang tayo dito at mabuhay na mapayapa dito sa bayan? Susundan kita kahit saan. Manhen, alam mo, gumagawa na ako ng damit para sa sarili ko. Ang espada ay nakikiisa sa puso. Yeah! Ay, grabe. Pakadali lang nun eh. Yeah! 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 Ah! Ah, magaling ha. Ayos siya na. Pinakalaban nyo na naman ba yung mga kahoy ha? Gusto kong turuan ako ni Fong. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangan yun. Tama, tama yun. O talaga. Sigurado na uhulog na siya para kay Fong. Oo. Hoy, may mga bandido! Wag! Tara na! Tapo na tayo! Aray ko! Tapo! 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 Tapo na kayo! Aray niyo! Tapo niyo! Ayan sila! Wag! Tapo! Tapo niyo! Ayan sila! Mga salbahaya! Tapo na! Tapo!
sa inyo! Hinahanap ko si Fong Manhin. Ngayon, nasan siya? Kung sasabihin nyo, pangako kong hahayaan ko kayo. Pero kung hindi... Grabe naman siya. Huwag na kayong umasang mabuhay pa, naintindihan nyo? Hindi pwede. Hindi pwede. Ayoko mamatay. Ayoko mamatay. Ayoko mamatay. Ubusin silang lahat. Manin!
Oh,
Manhin, nagkita na tayo uli. Anong problema? Nagulat ka makita ko? Ha, oo. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Hindi mo alam. Ang araw nung namatay ang kapatid ko. Kami ang pitong lobo. Nangako kaming lumaban ng sabay hanggang dulo. Pero pinatay niya ang kapatid ko dahil sa kanyang prinsipyo. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling ka! Totoo ang sinasabi ko! Ang minamahal mong bayani ay isa rin parang bandido tulad naming lahat! Alam mo ba kung ilang taong napatay niya? Ayoko maniwala sa'yo! Manhin! Sabihin mong hindi totoo yan! Kung hindi lang lahat sa kanyang mga prinsipyo, mayaman na kami ngayon! Minahal siya ng kapatid ko, pero itinaksil niya tayo! Pinatay niya ang kuya ko, at magbabayad siya! Magpapanggap siyang tapat! Pero hindi sa mga sumusuporta sa kanya! Akala mo ba haayaan lang kitang makuha mo yan? Ngayon, ako na ang namamahala! Marami pa akong gagawin! Sabi mo wala kang natatandaan? Pagtapos na ako sa'yo, hindi mo yun makakalimutan! Ipapakita ko sa buong mundo kung gaano kakaduwag! Manhin, ano mang mangyari sa'yo, susundan kita. Hindi kita iiwanan. Yeah.
Ano? Ba't di mo ko patayin? Ano pang inaantay mo? Gawin mo na! Pinatay ko ang babae mo! Kaya ituloy mo na yan! Ayaw mo bang magigante? Ituloy mo na! Nahanap mo na ba ang sagot? Tingin ko iba ako. Tingin ko hindi. Takot ka ba? Oo. Takot ako magbabayad ka. Higit pa sa makakaya mo. Gusto ko nang matapos to. Magbabayad ako para dun. Gusto mo talaga siyang patayin? Oo. Oh, Ben. Si Whiteo. Kunin mo tong baril, Ben. Kung sa tingin mo matutuwa ka pagkatapos patayin ako, ituloy mo na. Talagang makasarili ka! Matuwa ka man o hindi, wala akong pakialam. Parehas lang naman yun. Marami na akong pinatay.
namatay ang babae ko dahil sa akin. Kaya wala na akong pakialam. Ben? Ben! Ano? Tingin mo hindi kita papatayin dahil sa kanya? Wala akong pakialam. Basta papatayin kita! Mas magaling ako sa'yo sa ibang bagay. Pero sa iba, alam ko mas magaling ka. Mayroong ang babae na handang isakripisyo ang sarili niya para sa lalaking mahal niya. Pangalagaan mo yun. Gagawin ko ang lahat, Ben, para makasama ka lang. Tumahimik ka! Huwag mo gawin yan! Tahimik! Hindi ako susuko! Patayin mo na ako, Ben. Ah! Ay, tumatanda na talaga ako. Hindi na 'to nakakatuwa. Ay. Nabago.